Magandang araw mga katalkers, mga katalkies, mga katoshis. Welcome na lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright! Wow! What a crazy ending! Wildest and the craziest ending I've ever seen. Sa tanang buhay ko nanonood ng PBA, mga kababayan. Yun ang pinaka grabe. Okay? At alam niyo naman na siguro kung anong tinutukoy ko. Yung Game 6 ng Meralco Bolts at ng San Miguel Beermen. Kung saan, tinapos na po ng Meralco Bolts ang serye 4 games to 2 para makuha na nila ang kampyonato ng 2024 PBA Philippine Cup. Congratulations para dito sa Meralco franchise. Unang-una nilang kampyonato to. Maraming beses na nilang tinangka na kuhanin itong well, sa ibang conference, ano, tinangka rin nila, no. Pero ngayon pa dumating na very prestigious itong Philippine Cup, ano. At dito pa sila nag-champion. At congratulations sa inyo, mga taga Meralco, Meralco Bolts. Congratulations sa inyo. Okay, may ilan lang tayong mga pag-uusapan tungkol dito sa pagkapanalo ng Meralco Bolts at anong epekto nito sa liga overall, ano? Okay, yung sa game muna tayo tsaka sa series. Okay, ako sa palagay ko, no, San Miguel was outcoached. Okay, tama yung sinasabi ni comment ni Noli Iala, no, kung ano, San Miguel Beer has a ano, as a is a star-studded team. However, they were outcoached, no, by the coaching staff of Meralco. Nakita nila yung mga maari siguro loopholes o butas or weakness, mga tendencies ng San Miguel. Okay? Na-scout sila maigi, na-scout ng Meralco coaching staff ang laro ng San Miguel. Okay? Eh kita nyo naman ang laro. Hindi siya walang nung game, kailan ba yung game 4, ano? 4. Nanalo sila. Oh, tama. Game 4. Game 4, game 4. Oh. Nanalo ang San Miguel ng 10. Yun yung pinakamataas at malayo ang lamang, ano? Pero yung sabihin mong tambakan na 20 ang lamang nung natapos yung laro, wala eh, no? Talagang dikdikan ang laro, close game all throughout the series. Okay? Except of course for that 10 point lead, ano? Okay? Talagang lumaban ang Meralco. Okay? Na hindi mo aakalain. Okay? Nung unang, di ba, nung eliminations, 10-0 ang San Miguel. Not until nung nakalaban nilang huli ang Meralco. Ay, naging 10-1. Yun ang una-unang bahid ng pagkatalo ng San Miguel, eh, no? Sabi ko, nung nakita ko tong laro ng Meralco nung eliminations, nakalaban nila, meron tong may laban nito. Kung sakaling ito ang makakapasok sa finals, may pag-asa itong makakuha ng championship today, ano? Kasi natalo nila ang ano eh, San Miguel eh. No? Alright, ano? So, they were simply outcoached, no? By the Meralco Bolts, ano? Okay, tsaka naramdaman ko sa ano, sa Meralco, walang takot, no? Fearless sila kung lumaban. At hindi nila iniinda na na mighty San Miguel Beermen yan, ano. Harapin nila para kaya pumasok pa kami sa finals, 'di ba? Parang ganoon ang pangangatwiran nila. We're nandito na tayo, we're here na. Okay, ano pa ba ang gagawin natin? Hindi, labanan natin ng San Miguel Beermen. Okay? Kahit pa ba may Junmar Fajardo sila. Okay? At nakita naman natin, mga kababayan, ito yung second point natin. Okay? Inspirasyon at solusyon. Okay, ano yung solusyon?
bigla tayo nakakita, no? As if Pandora's box was opened, no? Na ito pa lang San Miguel Beerman ay pwedeng talunin, no? At ang solusyon, no? Nasa Meralco Bolts, eh? Yung winning formula ng Meralco Bolts dito sa finals na to, nakita ng buong liga, eh? Ng buong community ng PBA, na pwede palang talunin itong San Miguel Beerman. Okay? Yan. So, may solusyon na sila. Nakakita ng solusyon ng ano, ang Meralco. At itong mga teams ngayon ng, na na-eliminate, no? Ay mayroon ng nakikitang pag-asa. Lalo na yung mga nasa bandang baba, ano? At may nakikita na silang pag-asa. There's light at the end of the tunnel, ika nga nila, no? Na maaaring matalo ang San Miguel Beerman. Gawin lang natin, kunin lang natin, i-adapt lang natin itong ginawa ng Meralco. Okay? So, nagsilbi siyang inspirasyon, no? Pag-asa para dito sa mga teams na nasa ibaba, no? Okay? Na pwede pala natin talunin. Maaari, it's beat San Miguel Beer, San Miguel Beer is beatable. Okay? So pwede natin talunin kagaya ng Meralco. So magiging inspirasyon ngayon 'to sa mga players, sa mga ibang team, no? Na kaya rin nila. Okay? Ay iba nga eh, mayroong ibang teams talaga close game din sa eliminations, munti ka na matalo San Miguel eh. May close games din. No? Like yung Terra Firma. Oh, tingnan niyo Terra Firma nakaisa. Ngayon nung twice to beat munti ka na San Miguel doon, kung nanalo pa Terra Firma isang beses pa, wala sa finals ang San Miguel ngayon. Okay? So there is light at the end of the tunnel para sa mga teams na medyo nasa baba, no? San Miguel Beerman can be beaten, no? Pwede nilang talunin ang San Miguel. May paraan, may solusyon. Okay? Yan ang makikitang example, no? Na ipinakita, no? Ng Meralco Bolts. Pwede nating talunin ang San Miguel Beerman kahit pa may Junmar Fajardo. And finally, they have discovered the solution, ano? Dito sa laro ng San Miguel na mayroong malaki sa gitna, no? Named Junmar Fajardo. Okay? Yan. So, inspirasyon at solusyon. Okay. May mga nagsasabi na dapat sa San Miguel dapat ang ano, panalo, gusto nila maging kampyon. Eh, ako naman, iparanas naman natin sa iba. Ano? At ito na nga ang nangyari. Okay? Ibigay naman natin sa iba. No? Hindi ibig sabihin na ibinigay mo, binenta mo yung laro. Ano? Siyempre, lalaban ka rin. Eh, siyempre, sa finals ka. Ano? Pero, ibig ko sabihin, natalo ka, tanggapin mo. Ibigay naman natin yung chance sa iba. Yun, on that context. Hindi yung nagbenta ka ng laro, ano? Lumabang ka, no? You fought the good fight, eh? Tapos natalo ka, bigay mo naman, magasuko ka. Accept it, no? It's Meralco's time, kumbaga. Sabi nga nila, no? Ang Meralco, di ba? Palagi lang bridesmaid, ano? Lagi lang second place. Lagi tinatalo ng Ginebra sa finals, ano? San Miguel, in the past, had the same problem. Okay? Hindi sila makapasok sa playoffs, sa semifinals. Minsan, second place. Di ba nung pangalan nila, Petron, meron sila tinatawag na Petron Nobele. Okay? Hindi sila makaahon-ahon. They had also the same problems like Meralco today. At kita nyo naman, umangat
ang laro ng San Miguel Beermen. Okay? At nakakuha sila ng mga multiple championships. Malay natin, ito na ang simula para sa Meralco Bolts. Okay? So, huwag na nating intrigahin na kailangan ganito, ganyan. Ang basketball, laro yan. Or any sport, pumasok ka pa sa sport, makikipag-compete ka. Tapos pag natalo ka, hindi mo matanggap. Okay? Nakipag-compete ka eh. Competition yan. Siyempre, at the end of the competition, may mananalo. Okay? Maswerte ka kung panalo ka. Kung natalo ka, magagalit ka. Ayaw mong tanggapin. Siyempre, contest yung pinasukan mo. Okay? It's a game. It's a contest. It's sports. May panalo, may talo dyan. So, you win some, you lose some. You win sometimes, you lose sometimes. Okay? Marami na kayong championship. Okay? Ipadanas naman natin, i-share natin yung experience ng pagiging champion sa iba naman. Okay? So, it's the time for Meralco Bolts to celebrate, no? And experience how to become champions or to become a champion team, no? So, huwag na natin intrigahin mga kababayan, no? Alright. Pag-usapan natin ito, mga next tournaments natin, no? Rookie Draft July. Hindi ko lang alam kung anong pechan July or exact date, ano? Hintayin na lang natin announcement. Then, come August, sandali lang naman yan, 49th season, magbubukas na ang PBA. Okay? So, balik sa 3 conference. Una yata, Governor's Cup, ano? Tapos, Commissioner's Cup. Tapos, iuhuli nila yung 2025 Philippine Cup. Okay? I-coincide nila doon sa 50th anniversary, okay, ng PBA. At itong plano ni Commissioner Willie Marshall na Group A, Group B ang laro, para sa akin okay yan, no? Magkakaroon ng chance, lalo na pagka random ang pagkakalagay sa bawat grupo. Maganda yan, ano? May pagkakataon na yung mga cellar dwellers, ika nga, yung mga nandas sa bandang baba, mag-excel sa kanilang respective group. Okay? So, meron silang mga kagrupo na I hope, ano, sa bunutan na mangyayari, sa random picking, magkaroon ng balance ng powers. Okay? Yung may mahina, may malakas, tapos mayroong medyo malakas, no? Medyo, titingnan natin ang performance sila. Okay? Para magkaroon ng chance naman na makapasok sa semis, sa playoffs, yung mga ibang hindi madalas nakakapasok. Okay? Sabi ko nga, yung isang diretsong team standing sa ganun, lagi na lang yung mga nasa ibaba. Okay, bigyan natin ng chance yun, no? Okay, kaya nga, ang sabi ko nga, itong pagkapanalo ng Meralco, pagka-champion ng Meralco, ito na ba ang simula ng, or ito na ba ang signos, no? Ng pagbabago, simula ng pagbabago dito sa Philippine Basketball Association. Siguro, kung mayroon mang tao na, isang tao na natutuwa na nag-iba naman ang champion at di naman na San Miguel Beer, itong si Commissioner Willie Marshall. At least medyo naisalba niya yung sarili niya, no? Okay? At yung liga na, yan ha, Meralco naman ang nanalo. Okay? Siguro ganun ang mentality, ganun ang mindset niya ngayon, ano? Okay, so medyo makakaluwag-luwag siya, makakadiskarte siya ngayon. Lalo na nung diniscuss niya or sinuggest niya yung Group A, Group B. Okay? Tapos, dalawang imports. Okay? So, susubukan din nila. Itatry nila. Tapos, no limit. Merong conference na no limit ang height. No, walang cap. Ano?
Meron namang ano, may limit na ano na conference, ano? So titingnan mo rin natin, ano? Tingnan natin kung maibalik yung parity, balance of powers, okay? Ayan. Ayan ang balita ng PBA, ano? Ngayon sa international competition, we have yung Jones Cup, yung strong group, no? So abangan natin 'yan. Si Renz Abando yata ang sumama, no? Okay? Ang sumali. Okay, so titingnan natin ang performance ng Gilas, Gilas tuloy, strong group sa Jones Cup, ano? Okay, and then meron tayong FIBA Olympic qualifying tournament at yung mismo Olympics, Basketball Olympics. Okay. Ayan. So, abangan natin yan. Eh, kung magkukwalify ba ang Latvia yata ang kalaban, tsaka ano, Georgia, okay, ng Gilas Pilipinas. Okay. Pinangalanan na, no? Ang mga players ng Gilas na lalaban dito sa OQT. Okay? Ayan. Alright. Yun lang mga kababayan. At isang mensahe pa. Meralco. Bikini man. Bawa singil naman sa kuryente. Champion naman kayo eh. Konting discount lang. Konting discount. Pababain nyo lang ng konti. Ang singil sa kuryente. Yan ang biro-biroan ngayon sa social media. Champion naman kayo eh. Konting discount. Parang ano. Parang balato nyo sa amin yung ano. Kundi man ano, kundi man kami makakurot dyan sa trophy ninyo, eh sa singil man lang ng kuryente, eh, makabawas kami. Okay, hindi, joke lang. Ano? Joke lang yun, on the side. Ano? Okay? So yun lang po masasabi natin sa ating vlog ngayong araw na to. Congratulations muli sa... Oh, congratulations sa both teams for giving us a very, very good series and a very, very crazy and wild ending sa Game 6. Okay? Napakaganda ng ending. Congratulations to Junmar Fajardo sa kanyang 3-point shot. Kala ko yun na yung shot of the night eh. At kala ko mag-overtime pa eh. Okay? Pero natabunan siya nung tira ni Chris Newsom. Okay? Dinepensa naman ni Don Trolliano pero talagang ang taas ng elevation ng talon ni ano? Nakita ko eh, tinignan ko yun. Ang taas, tapos sa kanya i-release pagka nasa area na siya. Eh hindi na nga makaka hindi na mabablock 'yon. Pag ganun, kataas yung talon mo. Very ano eh, very high yung arc, yung trajectory ng bola. Hindi mo na maaabot 'yon, no? Kaya naman pumasok, no? Yeah, so congratulations to San Miguel Beermen. Okay, you've done a good job as well, no? But there is a better team na nag-emerge, and that is the Meralco Bolts. So congratulations for winning the championship sa PBA Philippine Cup, 2024 PBA Philippine Cup. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo dito sa Talking Toshi TV. Don't forget to subscribe mga kababayan dito sa Talking Toshi TV YouTube channel at sa ating Facebook page. Like and follow na ninyo po mga kababayan, mga ka-PBA. Abang-abang po tayo sa mga susunod pa nating balita. Tutok lang po dito sa Talking Toshi TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ingat po.